Welcome to Donmar TV News Channel. Magandang hapon sa inyong lahat. It's 3 o'clock in the afternoon here in the Philippines. Update lang tayo sa nangyari kay General Bantag sa preliminary investigation tungkol nga dito sa nangyari kay Percy Lapid. Okay? So may ipapakita akong video sa inyo na tungkol sa nangyari sa preliminary investigation. Okay? Pero bago natin yan papanoorin, importante na i-like at i-share itong video na ito sa ating Facebook at YouTube. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, itong Donmar TV, please follow and please subscribe para lagi kayong updated sa mga balita. Okay? Tungkol dito. So sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa ating Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, salamat sa pag-follow and subscribe. Punta tayo kaagad dito sa update natin kay General Bantag sa nangyari ngang preliminary investigation na hindi sumipot itong si General Bantag sa dapat sana kahapon ay preliminary investigation. Alamin natin kung bakit hindi siya sumipot. Okay? Panoorin natin itong video na ito. Wait muna. Play. Show si suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. No show si suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag sa preliminary investigation sa pagkamatay ni Percy Lapid kanina. Depensa ng kanyang kampo, ngayon lang daw nila natanggap ang tamang subpoena dahil mali ang middle name ni Bantag sa unang subpoena. Nasa frontline ang balitang yan. Si Marlene Alcaide. Sa kanilang tradisyonal na sayaw na kung tawagin ay kanyaw, idinaan ng mga igorot mula Baguio ang pagpapakita ng suporta kay suspended Bureau Chief Jeff. Ganyan karami ang mga community ng ating mga igorot. No, sumuporta talaga kay General Bantag. General Bantag, nagtipon sila sa labas ng opisina ng Department of Justice sa pagpapatuloy ng preliminary investigation kaugnay sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid at middleman na si John Villamor. Ngayong araw sana ang unang beses na dadalo ang general, pero tanging abogado lang ni Bantag ang present sa pagdinig. Okay, so preliminary investigation sana, ngunit ang pumunta lang ay yung abogado ni General Bantag. Okay? Alamin kung bakit. Dito kinasyon ang kampo ni Bantag ang maling middle name nito sa subpoena. Yan pala ang dahilan. Nagkamali ang subpoena, no? Nagkalituhan yung nailagay na apelyido ay nabaliktad, no? I think nabaliktad ito. I think yung Soriano ay kay Zulueta yan, no? Yung Kitalig ay yung kay General Bantag sana. Nakalagay kasi sa subpoena ay Gerald Soriano Bantag na dapat ay Gerald Kitalig Bantag. Kaya gate ng kampo ni Bantag, kanina lang nila opisyal na So, tama lang na hindi pupunta si General Bantag sa preliminary investigation. Bakit naman siya pupunta dyan? Hindi naman yung inilagay na pangalan, mali, grabe naman, trabaho nyo yan pero nagkamali pa kayo, no? Hindi nyo sinusuri ng mabuti yan. Tanggap ang tamang subpoena. It is fatal. That is fatal because it refers to two different individuals. Definitely, Gerald Bantag E. Soriano is not our client. It is Gerald Bantag E. Kitalig. What we received last November 21 is a subpoena not intended for our client. It was intended for one, Gerald Bantag E. Soriano. So, klarong-klaro ha? Kasi baka mali na naman ang ipapalabas ng sa social media dyan o sa ibang network o sa ibang istasyon o news media dyan na hindi sumipot si General Bantag sa preliminary investigation. Oh. So, si Bantag na naman ang may kasalanan. Hindi. Oh? Hindi siya pumunta dahil hindi pangalan, mali yung pangalan na ilagay sa kanya. And that is very technical when it comes to ganitong mga bagay, no? Ito man ang prosecutor, hindi ito fatal at naitama naman agad ang middle name ni Bantag kanina.
Wala muna nagsumiti ng counter affidavit kanina at nagtakda na lang ng bagong schedule para sa preliminary investigation. No submission of counter affidavits, then we will know whether they will submit counter affidavits in the next scheduled hearing, December 5. Oh, so itong si General Bantag, hindi pa raw nag-submit ng counter affidavit. Pati yung si Zulueta, okay? Na hanggang ngayon hindi pa nakikita. At hindi pa natin alam kung ito ay buhay pa ba, no? O nagtatago ba? Wala talagang balita pa kay Zulueta. 1 PM. No show rin ang sinasabing kad. Oh, yan si Zulueta, ha? Yan si Zulueta. Nang kamay ni Bantag sa Bucor, ang nag-awol na Deputy Security Officer na si Ricardo Zulueta. Si Zulueta ay tinuro ng mga preso na nag-utos sa kanila ipapatay umano si Lapid at Villamor. Umaasa ang pamilya Mabasa na makakaharap at magbibigay linaw si Zulueta sa kaso. No sign, but medyo meron na tayong mga sinusundan na lead according to the PNP. Meron silang sinusundan eh. Kawawa yung kapatid ni Percy Lapid. Talagang makikita mo na they are very frustrated and at the same time, nangangarap din sila na mabigyan ng tamang hustisya ang kanyang kapatid. Para sa inyo buhay pa, kasi may speculations. I think so. If there will be no representation for Zulueta, then the case will be resolved without his counter affidavit, merely on the basis of the complaints and the evidence and so forth thereof. So, if no show, hindi magpapakita itong si Zulueta, ay ituloy pa rin without the counter affidavit nila. Okay? Mariresolve raw yan, no? Sa kanilang investigation, sa preliminary investigation. Yan, malalaman yan. Hindi naman nababahala ang pamilya Mabasa sa naging problema sa sabina ni Bantag. Actually, nung bago binanggit yan, Pero I think it's a honest mistake siguro, no? Let's say, honest mistake yung talagang nagkamali talaga ng yung paglagay ng apelyedo, no? Na baliktad. Pero, grabe naman, sa mga ganitong, natatawag na nga itong national issue eh. Diba? Halos lahat ng taong bayan na kasubaybay na dito, nagkamali pa kayo dyan, hindi niyo dinoble check. Grabe naman kayo. Isa ko, nakita ko na yun eh. So, merong nag-point out sa akin na isang listener ni Kapersi na baka magkaroon nga daw po ng problema. Part yun ang paghanap ng justisya na magkakaroon ng mga delays. But umaasa tayo na fair naman yung ating mga fiscals kanina. So umaasa pa rin itong pamilyang Mabasa na smooth yung investigation, no? Na talagang mabigyan na ito ng linaw lahat. Dumating din sa pagdinig kanina ang kapatid ng pinatay na middleman na si Jun Villamor. Present ulit ang self-confessed gunman na si Joel Escorial at mga opisyal ng NCRPO, NBI at mga abogado ng inmates na dumalo sa pamamagitan ng virtual conference o online. Habang isinasagawa naman ang preliminary investigation sa DOJ, si Bantag piniling lumahok sa rally ng kanyang mga... Si Bantag hindi pumunta sa preliminary investigation, so ito yung ginawa niya. Taga-suporta sa La Trinidad, Benguet. Sa susunod na pagdinig, inaasahang magsusumiti ng DOJ Remulla, ayan ba ang nagtatago? Halos nga hindi matatakot sa labas, oh. Nakisabay siya sa kanyang mga supporters. Counter affidavit si Bantag at iba pang respondents sa reklamo. Yan, klaro yan, no? Hindi siya takot. Kasi alam niya sa sarili niya, no? This is my opinion. Alam niya sa sarili niya na malinis ang kanyang konsensya. Nagbabalita mula sa frontline, Marlene Alcaide. Okay. So, panoorin pa rin natin itong pangalawang video. O, tungkol pa rin dito, update kay General Bantag. Okay, wait muna. Depensa ng kanyang kampo, ngayon lang daw nila natanggap. Teka muna guys. Naudlot nga kanina ang preliminary investigation sa Percy Lapid murder case dahil sa isang maliit pero napaka-importanteng detalye. Mali kasi ang pangalan nakalagay sa sabina para kay dating Bucor Chief Gerald Bantag. Ang sabina ng DOJ naka-address sa isang Gerald Soriano Bantag at hindi kay Gerald Kitaleg Bantag ang tunay na pangalan ng dating Bucor Chief.
Kung sino man ang gumawa ng sampina, malamang ay nalito. Katunayan, ang suspect na may middle name na Soriano ay walang iba kundi ang taong hinahanap ngayon ng lahat. At ang siyang taong maaaring magtagpi-tagpi ng lahat, si Senior Superintendent Ricardo Zulueta. Kaya nga, ngayon, pinaghahanap na itong si Zulueta. Maraming mga tanong ang taong bayan, maraming tanong ang mga otoridad kung nasaan na itong si Zulueta. Bakit ba ito bakit ba nag-no-show ito? Bakit ba hindi nagpapakita? So maraming mga speculation, bakit? Di ba? Ang hepe po ng directorate. Mamaya mag-ano tayo, mag-analyze tayo diyan. For security and operations ng Bucor. Yun lang, siya rin lamang ang suspect na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagpaparamdam at tila walang nakakaalam kung siya ay buhay pa o patay na. Bakit mahalaga si Zulueta? Dahil po si Zulueta lamang ang maaring direktang mag-ugnay kay Bantag sa pagpatay kay Percy Lapid. Kung sakali, kung paniniwalaan kasi ang mga affidavit na pinirmahan ng mga gang leader sa Bilibid, si Zulueta lamang ang personal na nag-utos sa kanila na mag-ambagan ng pera at humanap ng gunman na papatay daw kay Lapid. Si Zulueta rin daw ang umaapura sa kanila na matapos na ang assassination dahil nagagalit na raw yung mga nasa itaas. At higit po sa lahat, ayon sa mga gang leaders, si Zulueta lamang daw ang nagsabi sa kanila na ang lahat ng ito ay utos galing kay dating Bucor Chief Gerald Bantag. Sa madaling salta, kung paniniwala ng mga salaysay na ito, si Zulueta lamang ang kaisa-isang tao na maaring magturo sa partisipasyon ni Bantag sa pagpatay kay Percy Lapid. Kung wala si Zulueta, ang involvement ni Bantag ay maaring maging sirkumstansya lamang. Yan na rin sinabi dati ng NBI at ng PNP na wala pa silang direktang ebidensya na nag-uugnay kay Bantag sa lahat po ng ito. Wala pa silang direktang maiugnay kay Gerald Bantag tungkol kay Percy Lapid. Si Zulueta lang ang hinihintay dito. Okay? So, DOJ Remulla, yan ang tandaan mo. Wala pang maiugnay. Klarong-klaro yan. Pero bakit ang ipinalabas mo sa media na nagtatago si Bantag? Hindi naman ganyan. Sinasabi na lang ng DOJ, maaring sumabit pa rin si Bantag dahil sa konsepto na tatawag na totality of facts or circumstances. Kumbaga, kung pagtagpi-tagpiin ang lahat, maaari pa raw nilang makumbinsi ang korte na may sapat na dahilan para iugnay si Bantag sa buong plano. Pero ito pong problema. Hanggang ngayon, wala pang paramdam si Zulueta. Walang sumipot na abogado para sa kanya sa naudlot na preliminary investigation. Kung sakaling hindi pumahanap si Zulueta, magiging mas mahirap ang trabaho ng DOJ na patunayan ang pagkakasangkot ni Bantag sa Percy Lapid murder case. Kung sakali po, at kung mangyari yan, sino lamang ang maaring makulong? Yan po ang magiging problema ng DOJ. Sino lang kasi ang maaaring mapatunayan na may direktang kaugnayan sa kaso? Nandiyan po ang apat na gang leaders na umamin sa kanilang mga affidavit na sila po ang nag-ambagan at naghanap ng gunman na papatay kay Percy Lapid. Confession po yan. Yun lang, dati na rin sila nakakulong. Kaya baka wala na rin masyadong kaibahan para sa kanila. Kung sakali, ang sasabi talaga ay ang gunman na si Joel Escorial ang unang lumutang at nagbukas ng pinto para habulin si Gerald Bantag. Okay, yan. So, i-explain natin yan, ha. Magkomentaryo tayo dito. Unang-una, this is my opinion. I might be correct, I might be wrong. Okay? Opinion natin ito at analysis natin ito. Sana huwag kayong magalit at respect my opinion. Una, naniniwala ako na itong si General Bantag ay hindi ito niya ginawa kay Percy. Hindi analysis. Hindi ako naniniwala na si General Bantag ang may kagagawan kay Percy Lapid. Alam niyo ba kung bakit? Dahil yung lumutang una, yung gunman na lumutang, no? Na siya naman ang nagpa una nito, no? Na itinuturo na ganyan. Kasi yung mga gang leader sa loob ng Bilibid, no? Para sa akin, walang credibility. Dahil itong apat na gang leader sa loob ng Bilibid, in the first place, ito ay
kalaban o masasabi nating ayaw nila kay General Bantag. Diba? Kung sila ay titistigo dito, no? Kung sila ay mag-testify na ganyan o si General Bantag, at the end of the day, nasa kulungan sila. Kapag tama sila, nasa kulungan pa rin sila. Diba? So, walang mawawala dito sa mga gang leaders na ito. Pati itong gunman na unang lumutang. Diba? Pag sila ay nagtagumpay na mapatanggal itong si General Bantag na maakusa na siya talaga ang gumawa kay Percy Lapid kahit hindi naman totoo, no? Kapag magtagumpay itong mga gang leaders na ito, di masaya sila. Pero if hindi sila magtagumpay, nakakulong pa rin sila. So better na magtestify sila. So talaga hindi ako naniniwala diyan. Kasi saan man tayo maniniwala sa mga itong mga gang leaders na to na nakakulong, na dati nang walang kredibilidad ito dahil nga nakakulong. Ito yung aking tanong mo, DOJ Remulla. Sino ba ang papaniwalaan mo? Si General Bantag na inappoint ni former President Duterte, or yung gang leaders na nasa loob sang bilibid na nagkaroon ng kasalanan? Saan ka mapapanig, DOJ Remulla? Yun lang ang aking tanong sa inyo. Okay, so sa mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito, tungkol sa analysis natin. Okay? Libre kayong mag-comment, babasahin natin yan. And guys, don't forget i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And don't forget, subscribe, follow Don Mar TV para lagi kayong updated dito sa General Bantag preliminary investigation. Okay? So guys, hanggang dito na lang itong video na ito. Let's always protect our great leaders, Presidente Bongbong Marcos, VP Inday Sara Duterte. Mahalin natin ang Pilipinas. See you in my next video. Have a great day and God bless everyone.